dapat yun eh. Ako dapat yung pinanakbahan. Kawawa naman si Megan. Hindi ko naman sinasadya na pareho pala kami. Alam mo bang buong akala ni Hubert? Sinagot mo na si Ian. Ano? Sobrang lungkot. Sila na ni Megan. Nalipat ka na ni Ma'am Stella ng ibang school. Kung sa bagay, maganda naman yung mga eskwelahan sa US. What? May coming niya. Si Ma'am, gusto niya akong dalis sa States. Pinadoo ako mag-aan. Alam ni Jelay kung nasa si Dikya. Dahil si Jelay at si Dikya ay iisa. Pwede ko po ba mayara si Aryana para lumabas? Parang date, gano'n? Parang gano'n na po. Nagdi-date din kayo? Nagdi-date kayo? Yes! Kayo na pa kayo? Hindi naman. Tinawagan kasi ako ni Megan eh. May nangyari sa kanila. Ano yun? Megan, sagutin mo na yan. Pero ayaw ko pa siya kausapin. Mag-aalala sila sa'yo pag hindi mo sinagot yan. Sige na. Sagutin mo na yan. Sige, wait lang. Excuse me. Teka, hindi ko pa nakikita yung ano eh, yung shop na pagbibilang ko, ha? Huwag ka makulit. Kuya, ano ba talagang bibilin mo? Basta, ha? Basta. Eh, pagod na akong kakalakad eh. Kung pagod ka, sana hindi ka sumama sa akin, di ba? Sabi nga. Kuya, hintayin mo ako! Sala, hurry up. Come on. Wait, Victor. It's Megan. Megan? Kanina ka pa namin hinahanap ng daddy mo. Nasaan ka ba? We're worried about you. Mommy, sorry. Megan, please, come home na. We need to talk. You know about the US trip. Pwede naman natin pag-usapan to eh. Okay, Mommy. Nandito lang po ako sa mall. Anong mall? Susunduin ka namin. Ay, hindi na po, Mommy. Kasama ko po si Hubert. Magpapahati na lang po ako sa kanya. Si Hubert? Mars! Si Dikya pala talaga yung niligawan natin! OMG, Mars! Binigyan ko pa naman siya ng maraming gelatin! Mars! Bakit pinaghirapang bulaklak na yun? Makapitas ko lang buntin pa yung sir! Dikya lang pala! Masaklap pa dyan! Pinagagawan natin! Mars, dahil mahal kita. Bakit? Sa'yo na siya! Beko! Sa'kin na siya, Mars? Oo! Mahal kita eh! Paano'y kong gusto eh! Sa'yo na lang! Kuya, sa Italiano yan oh. Tara, puntahan natin. Wag. Bakit? Tara na, puntahan na natin. Sabing wag eh. Hindi ka na nga, umuwi na tayo. Tara. Alam mo, Mars, itong si Jelay, muntik-muntikanan ko nang nakawan ng halik yan. Itong gwapong to, buti na lang hindi. Di kaya alam pala oh. Nakakadiri talaga, kinikilabutan ako! Love God, I love you! Ay. Nakita niyo ba si Jelay? Kaya alam naman po ako nagtatago, Reyna Yasmin, kasi... natatakot akong papatayin ako nila, Neptuna at Barakuda, kasi... alam ako yung sikreto nila. Anong sikreto? Magkasabwat po si Neptuna at Barakuda, mahal na Reyna. Pinabalak po nilang bawiin ang mahiwagang perlas kay Aryana. Kaya naghahanap sila ng tagalupa na pwede nilang itusan. Yun na nga eh! Prinsesa Neptuna, yun na nga! Alam niyo ba, mahal na prinsesa? Si Dikya yun! Si Dikya! Alam niyo ba, si Jela at si Dikya ay isa? Ang sakit! Nakakadiri! Ang sakit! Nakakainis! Ah! Ang pangit! Ah! Nasaan siya?
Doon po, kausap ng mahal na Reyna. Huwag ka mag-alala, Dikya. Mula ngayon, nasa tabi mo si Plapla at si Tilapio. Sila ang magiging bantay mo laban kay Barakuda at kay Neptuna. Maraming salamat po, Reyna Yasmin. Pero hindi niyo po ba pagkagalitan at parusahan si Neptuna? Hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang Tagalupa. Hindi na siya magbabago, Dikya. Hindi na mawawala ang kahibangan niya. Pero huwag mo munang sasabihin kahit kanino ang balak nila Barakuda. Hayaan niyo na po sila, mahalin mo. Alam na ni Ina na si Jelay at si Dikya ay isa. Hindi magtatagal. Malalaman din niya kung bakit ang tatagot na tatakot si Dikya. Gusto mo? Patayin ko na si Dikya? Hindi. Baka lalong magdudo si Ina. Pero hindi na rin natin siyang mapapakinabangan. Hindi na rin tayo dapat umasa na sabihin pa sa atin ni Dikya kung nasa ng perlas. Anong gagawin natin? Kailangan natin puntahan si Pablo. At sasamahan niya siya para kunin ang perlas. Loko mo naman ako eh. Teka, wala ka talagang bibili, no? Sinundan mo lang siya at Aryana. Hindi. Alam mo nga doon siya, kaya mo siya sinundan. Hindi nga sabi. Kulit mo. Parang ka na nga dyan. Thank you po. Thank you. Sige, sa'yo na. Hindi, ikaw na. Sige na, ikaw na. Hindi na mo. Ako na. Waiter, ketchup, please. Thank you. Hubert, please. Maya-maya na, libot muna tayo. May nararamdaman ka pa rin para sa kanya, no? Ha? Huwag ka na mag-deny. Kahit hindi mo naman sabihin, nakikita ko eh. Nag-selos ka sa kanila. Sa kanya ko unang naramdaman to. Yung ganito kasaya. At ganito rin kasakit. Siya yung first love mo? First heartache din. Pero okay na ako ngayon. Kasi ako kasi nakahala ko siya yung bababae mapapasaya sa kanya. Masaya ako na may ibang taong nagbibigay na hindi ko kaya ibigay sa kanya. Marlon, ikaw ba kaya ka nag-mall para sundan si Aryana? Ma. Sinabi ni Miko, huwag ka na magkaila. Ano? Pasensya ka naman. Narinig ko kasi na makipag-date si Aryana. Gusto ko lang makita. Bakit pa, anak? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo eh. Gusto ko lang malaman kung masakit pa. Ano? Matanggap ko na lahat. Namaligam-gam na tubig ka lang. Na hindi ako gusto ni Aryana. Kaya lang naman ako pumunta dun, ma, para malaman kung nasasaktan pa ba ako o kaya ko nang makita na kasama na siyang iba. Marlon, anak, sa ginagawa mong yan, parang mong dinudot-dot yung puso mong pagaling na.
Tinitignan mo kung masakit pa yung sugat. Eh sa ginagawa mong yan, anak, mas lalong hindi gagaling yan. Ayaw usapan niyo, Ma. Mahirap itindihin. Oo nga eh. No? Alam, kain na lang yun. Tara, kain na. Hindi ko makontak si Mang Eli. Kailangan, Aryana. Hanapin ko lang siya. Sige. Siya pa din, no? Tama ba ako? Ha? Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Kahit na ilang beses ko sabihin sa sarili ko na hindi na pwede. Kahit sinusubukan ko, siya pa rin. Siya lang. Paano ako? Paano tayo? Tayo? Yung mga ginagawa mo sa akin. Yung mga pinapakita mo. Yung mga mag-aalala mo. Yung mga date natin. Wala lang sa'yo yun. Megan, walang mali sa yun. Magkaibigan tayo. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya kita sinasamahan. Yun lang? Magkaibigan lang? Alam mo, may gusto ako sa'yo. Inaasa mo lang ako. Wala akong ganung intensyon. Hindi mo na sana ginawa yun kung wala lang pala sa'yo yun. Hindi na sana ako umasa. Hindi na sana ako nasaktan. Megan, sandali. Ano nangyari kay Megan? Bakit kanya sinampal? Nagalit siya sa akin. LQ. Hindi. Kaselos pa rin siya sa'yo. Bakit naman siya magsiselos sa akin? Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Hubert, hindi ba may usapan na tayo? At saka... Ayoko lang masaktan ng mama ko. Kaya tinitiis ko lang ang lahat. Pinipilit kong kalimutan ka. Pero hindi ko kayang dayaan ang sarili ko. Sa tuwing nakikita ko yung mag-asama ni Adrian, sobrang nasasaktan ako. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin natanggapin na ang babaeng pinapangarap ko lang dati na akala ko'y abot kamay ko lang, magmamayari na ng iba. Hubert, wala nagmamayari sa akin. Pero kayo na ni Ian. Siya na ang boyfriend mo. At kahit masakit sa akin, sinusubukan kong maging masaya. Dahil alam ko, masaya sa kanya. Hindi ko boyfriend si Adrian. Hindi? Hindi. Dahil wala pa sa isip ko yung pag-boyfriend. Akala ko naagaw ka niya sa akin eh. Hubert, sandali. Hindi naman ako naagaw ni Adrian sa'yo eh. Dahil hindi naman tayo. Aryana, pasensya ka na. Ano ka ba? Okay lang. At least magde-date tayo kung saan natin mababantayan si Aryana. Hitting two birds with one stone. Di ba nakakaya yun? Ka-double date natin. Estudyante mo. Cute nga eh. Ang tito, ang teacher, ang classmate, ang pamangkin. Kala ko nga magagalit ka eh. Karina, napakabait mo. Kaya napakaswerte ko sa'yo eh. Alam mo ba yun? Maswerte ka talaga sa akin. Eh, lubos-lubos na natin yung pagkaswerte ko. Baka pwede namang... Baka, alam mo na, at least, na. Abusado ka na. Sige na, kasi mama, hindi naman natin magagawa yung pag-andyan yung estudyante mo, di ba? Imposible maging tayo dahil sa mama mo. Alam mo, mga imposible pagdating sa pag-ibig. Di ba sabi mo nga, ang true love, kahit maraming problema, hindi nagbabago. Mas lalo lang itong lumalakas. Aryana, hindi ko maasing maging tayo ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo,
Walang Megan. Walang iba. Ikaw lang. Iniisip kitang lumingiti at kumikinang sa ganda. Puso ko'y biglang sumigla. Alam ko namang hindi ako nabibigla. Aryana. Doon na si Mang Ellie sa basement parking. Tara. I know I should have discussed things with you first. Pero wala pa naman kami na pagdedesisyon ng daddy mo. Megan, pag-usapan natin na maayos ito. Mom, Dad, pagod na po talaga ako. Can I go to my room now? But let me just explain things to you. Ayoko naman na pag-usapan yan, Mommy. Dito ka. Kala ko si Adrian yung date ni Aryana. Kasama si Adrian eh. Nandiyan na po yung sundo ko. Sige po. Eh, teka. Asan ba si Aryana? Aryana. Pwede mo naman siya kalimutan eh. Kung gustuhin mo. Marami ka pang makikilala. Marami ang handa na gawin yung pinagawa sa'yo ni Hubert. Sana bigyan mo ng chance yung mga taong yun. Sana bigyan mo ako ng chance. Oo nga. Mas matagal mo nakilala at nakasama si Hubert kaysa sa akin. Pero Aryana, ilang beses ka na umiyak dahil sa kanya. Pero sa akin, hindi ka iiyak. Ikaw pa rin ang panalo. Ikaw pa rin ang lamang. Lahat na lang, ikaw ang bida. About your mom's plan na lipat ka sa ibang school. It's okay, Dan. Yun yung gusto niyo. Sige. Mas mabuti pang umalis na ako ng St. John. Concern ako sa'yo. Para sa akin, kapatid pa rin ang turi ko sa'yo. Hindi kita kapatid! At kahit kailan, hindi ko matatanggap na kapatid kita! Megan! Megan, sumising ka! Megan! Tulong! Tulong! Tulungan mo kami! Dok, anong nangyari sa apo ko? Based on the CT scan, nagkaroon siya ng skull fracture. Kaya kailangan siyang operahan. Ayun, teka lupa! Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yung perlas!